December 12 ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Our Lady of Guadalupe, ang secondary patroness ng bansang Pilipinas. Ngayon, alamin natin ang mga facts tungkol sa pagpapakita ng Mahal na Birhen noong 1531. Si Juan Diego ay isang katutubo at bagong convert sa pananampalatayang Katoliko. Siya ay araw-araw na nagsisimba mula sa bundok at bumababa siya ng bayan. Isang araw, December 9, 1531, isang babae ang kanyang nakita sa taas ng Tepeyac at ito ay nagtagal ng hanggang December 12, 1531. Ang babaeng ito'y nagsabing palagi siyang kakatagpuin doon. Ngunit si Juan Diego na mga panahong iyon ay nag-aalala dahil sa kanyang amain na noon ay may sakit at naghihingalo pa nga. Ngunit sinabi sa kanya ng babae, "Huwag kang matakot, anak ko. Hindi ba't ako ang iyong ina? Ngayon, pumunta ka sa obispo at sabihin mong gusto kong magpatayo ng isang simbahan sa bundok na ito." Minsang pag-uwi niya'y sinalubong na siya ng kanyang amain na noon ay magaling na dahil binisita ng isang babae. Lumapit si Juan Diego sa obispo na si Bishop Zumarraga na humingi ng palatandaan kung totoo nga na nagpapakita sa kanya ang isang babae. Sinabi ni Juan Diego ang sinabi ng obispo sa babae. At inutusan siya ng babae na pumunta sa isang lugar o isang bahagi ng bundok at pulutin o kunin ang anumang makikita niya roon. Sumunod si Juan Diego at sa lugar na itinuro ng babae, nakita niya ang naggagandahang mga bulaklak na imposibleng tumubo sa lugar na yon dahil panahon ng taglamig at ang mga bulaklak na ito'y hindi makikita sa South America noon kundi sa Europa lamang. Pinitas ni Juan Diego ang mga bulaklak na ito at dinala sa babae. Ang babae na may inayos ito sa tilma, dati po ay ayate ang tawag, sa tilma ni Juan Diego at pinagbilinan siyang wala siyang pagpapakitaan ng mga yon kundi ang obispo lamang. Sumunod si Juan Diego at pumunta na ng bayan at hinanap ang obispo. Sa mga unang pagkakataon, binugbog siya ng mga tagapaglingkod ng obispo. Nabitawan niya ang hawak niyang tilma at bumagsak ang mga bulaklak. Noong dadamputin na ito ng mga lingkod, hindi nila ito madampot dahil para lamang silang humahawi sa hangin. Dahil dito, nagmamadali na nilang tinawag ang obispo at paglapit ng obispo, napaluhod ito sa nakita niya sa tilma ni Juan Diego. At dito na nga, magsisimulang tatalakayin natin ano nga ba ang nakita ni Bishop Zumarraga na naging dahilan upang siya'y mapaluhod at upang maraming mga katutubo sa South America noon ang naging Kristiyano. Milyon-milyon pa nga. Kung sinasabi nila na ang Shroud of Turin ang portrait ni Jesus or self-portrait ni Jesus, ang imahe naman ng Our Lady of Guadalupe sa tilma ni Juan Diego ang sinasabing ang self-portrait ng Mahal na Birheng Maria. Ngayon, tara, samahan niyo akong isa-isahin ang mga detalye sa tilma ni Juan Diego na nag-iwan ng milagrosong marka at mukha ng Mahal na Birheng Maria. Ang tilma ni Juan Diego ay gawa sa cactus fiber at madali itong masira. Pero alam niyo po ba, 500 years ago na, hanggang sa ngayon, nananatili itong buo. Pangalawa, napatunayan ng mga eksperto na hindi painting ang imaheng makikita sa tilma dahil wala silang makitang anumang bakas o stroke ng lapis o brush o kahit man lang pintura. Sabi pa nga ng mga eksperto, kung sino man ang gumawa nito, napakahusay niya sapagkat walang bura na makikita sa imahe. Yung temperatura. Sinabi din ng mga eksperto na 36.6 hanggang 37 degrees Celsius ang constant na temperatura ng tilma.
Ito ang temperatura ng isang normal at buhay na tao. Alam niyo rin po ba na ang tilmang ito ay hindi nga masira-sira? Ilang beses na itong pinasabog at actually, naglagay pa nga ng mga eksplosibo sa bahaging ito ng imahe, ngunit maliban sa ilang agyo o pangingitim sa tela, ay hindi man lamang ito nasira. Mababasa natin sa Revelation chapter 12 verse 1 ang ganito. A woman clothed with the sun and the moon under her feet. Sabi nila, isa rin ito sa mga sinasabing dahilan kung bakit napakaraming Aztec na katutubo ang na-convert sa pananampalatayang Katoliko dahil nakita nila ang isang babaeng napapalibutan ng araw. Mind you po, ang araw sa pananampalatay ng mga Aztec noon ay isang Diyos. At tinatapakan lamang ng babae ang buwan. Sinasamba rin ng mga katutubo ang buwan bilang Diyosa at ang serpent god of human sacrifice. Di ba nga, mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 15 ang ganito, He will crush your head and you will strike his heel. Ang Mexico rin po ay galing sa salitang Metzsikko na ang ibig sabihin ay in the center of the moon. Race o mga sinag. Mas maliwanag sa bahagi ng tiyan ni Maria kung saan naroon si Jesus at isa sa mga title ni Jesus ay The Son of Justice. Loose hair. Para sa mga Aztec, ang buhok na nakalugay ay nangangahulugan ng pagiging birhen ng isang babae. Di ba nga ang title ni Maria ay Virgin Mary. Birhen siya before, during, and after niyang ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Ribbon. Palatandaan rin ng pagiging virgin, ngunit sa imahe ng tilma ay nakatali ng mataas. Ibig sabihin, buntis ang babae sa imahe. Kulay ng imahe. Sabi ng mga eksperto, ang kulay na makikita sa tilma ay hindi talaga kulay na matatagpuan dito sa mundo. Ngunit maikukumpara natin ito sa mga kulay na pamilyar sa atin. Katulad ng green, sumisimbolo ng langit, at pink, sumisimbolo ng lupa. Hindi nga ba si Maria ay tinatawag nating reyna ng langit at lupa? Mga bulaklak. Ang makikita natin mga bulaklak sa damit na nasa imahe ay bahagi ng paraan ng pagsulat ng mga Aztec at sa kanilang lengguahe, ito ay nangangahulugang presensya ng Diyos. Stars. Alam niyo po bang bilang ang mga stars na yan? At sa tilma, makikita natin ang 46 na stars sa damit ng babae. Ang mga bituin ito, ayon sa mga eksperto, ay bumubuo sa constellation na makikita sa gabi ng December 12, 1531. Ito pa, ang constellation Corona Borealis ay makikita sa bandang ulunan ni Maria. Ang constellation Virgo ay matatagpuan sa bandang puso niya. At ang constellation Lion ay makikita sa may bandang sinapupunan niya kung saan dinadala niya si Jesus at ang isa sa mga title ulit ni Jesus ay The Lion of Judah. Amazing. Pero ito po talaga yung pinaka nakakamangha dito sa imaheng ito. At mag-a-agree ang mga eksperto dito. Yung kanyang mata. Sa naked eye, ito ay ordinaryong mata lamang. Pero ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, at lalo sa isang eksperto sa mata, nakita niya na noong zinoom niya ang iris sa mata ng imahe, mayroong mga taong nakita roon. Sabi 13 na tao ang nakita sa iris nung babae sa tilma. Imposibleng mangyari ito sa isang painting dahil kahit na gaano ka-genius o kagaling ang isang painter, hindi siya makakapaglagay ng mga imahe sa iris ng kanyang painting dahil napakaliit. At mangyayari lamang ito
kapag nag-reflect ang isang bagay o tao sa mata ng isang taong buhay. Kayo na mag-isip. At isang eksperto na naglagay ng stethoscope sa may bandang tiyan ng imahe at may narinig siyang tibok, katulad ng tibok ng isang sanggol sa sinapupunan. Marami pa mga extraordinaryong bagay na mahirap ipaliwanag, ngunit makikita natin kung tayo ay may pananampalataya. Ang pagpapakita ni Maria bilang Birhen ng Guadalupe ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa buhay ng mga tao sa Mexico. Natigil ang mga human sacrifices at abortion. Nakilala ng mga katutubo ang tunay na Diyos at ang ina ng Diyos na si Maria. Alam niyo po ba na sa loob lamang ng 10 taon, 9 milyong katutubo ang nagpabinyag sa pananampalatayang Katoliko. Kilala si Maria bilang isang katulad nila, kakulay, bilang isang ina na handang tumulong sa kanyang mga anak. Birhen ng Guadalupe ay patrona ng bansang Amerika ng mga hindi pa nasisilang na mga batang pina-abort at iba pa. At katulad nga ng binanggit ko po kanina, ang Birhen ng Guadalupe ang secondary patroness ng bansang Pilipinas kasunod ng Immaculada Concepcion. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami.